Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong kwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nananatiling normal ang mga power transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP kasunod ng naitalang magnitude 7 na lindol sa lalawigan ng Abra. Ayon sa NGCP, nananatiling normal ang operasyon ng transmission line ng Luzon Grid at wala namang naitalang mga transmission towers ang nasira sa naturang pagyanig. Dagdag pa ng NGCP, may mga naitala lamang na pagtaas ng frequency level na naging sanhi ng load tripping sa ilang bahagi ng grid. Patuloy pa rin ang assessment ng NGCP sa mga transmission towers upang masiguro ang integridad ng mga transmission line. Samantala, nakuha na ng video ng ilang netizen ang pagkasira ng Bantay Watchtower sa Vigan, Ilocos Sur, kasunod ng malakas na lindol. Sa video, makikita ang pagbagsak ng mga debris mula sa makasaysayang landmark sa naturang lugar. Isa ang nasawi at may pitong nawawala kaugnay ng bumagsak na tulay sa Dasmariñas City, Cavite kahapon. Lima ang nakaligtas at karamihan ay kabataan sa higit 10 mga taong nasa tulay ng gumuho ito. Nangyari ang insidente bandang alas 8 kagabi at 9:30 PM nang may ulat ito sa pulisya. Pinaghahanap pa ang mga nawawala hanggang ngayong Miyerkules ng umaga. Isa ang patay sa banggaan ng dalawang bangka habang ginaganap ang isang fluvial parade sa Taguig City Martes ng hapon. Kinilala ang nasawi na si Jester Romero, 30 anyos, isa sa mga sakay ng bangka. Unang naipaulat na nawawala si Romero matapos ang insidente na nagresulta sa paglubog ng isang bangka. Sa tulong ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard, natagpuan ang mga labi ni Romero Miyerkules na ng umaga matapos ang 12 oras na paghahanap. Pauwi na ang mga bangka makaraang dumalo sa Taguig River Festival nang mangyari ang banggaan bandang 5:46 ng hapon. Ligtas naman ang iba pang sakay ng bangka. Spikevax ng Moderna at Tocinamera ng Pfizer. mRNA vaccines ang gagamiting bakuna para sa nationwide rollout ng ikalawang COVID-19 booster shot ayon sa guidelines na inilabas ng National COVID-19 Vaccination Operations Center. Para sa immunocompromised individuals edad 18 hanggang 49 at edad 50 pataas ang second booster shot na maaaring ibigay 4 buwan matapos ang unang booster shot. Hinihikayat ang publiko na makipag-ugnayan sa local government para sa pagpapabakuna at kailangan lamang ang vaccination card at valid ID. Sa mga susunod na araw, maaari nang i-check ang anunsyo ng LGU o vaccination site ukol sa vaccination schedule. Para sa Kidlat News Update, AJ Ignacio nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras, manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.